Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ating pinagdiriwang sa araw na ito ang kapistahan ng ating mahal na ina bilang ang ina ng laging saklolo. We are celebrating the feast of our mother, Perpetual Help. Napakapalad natin dahil meron tayong isang ina na laging sumasaklolo sa atin. Pagdating sa mga ina, hindi nila matitiis ang kanilang mga anak. Hindi po ba? Kahit na walang-wala ang ina, gagawin niya ang lahat para makapagbigay, makapagbahagi para sa kanya mga anak. Kahit na nanghihina ang isang ina, gagawin niya ang lahat para tulungan ang kanyang anak. Kahit na may sakit ang isang ina, gagawin niya ang lahat para lang bigyan ng ginhawa ang kanyang anak. Kung ang mga ina na buhay dito sa mundo, buong pagmamahal ang kanilang binibigay sa kanilang mga anak, paano pa kaya ang ating mahal na ina, si Maria? Ibibigay din niya buong-buo ang kanyang sarili para sa atin dahil tayo ay mahal na mahal ng kanyang anak, si Jesus. Wala pang tinanggihan ang Diyos na tulong sa atin. Lalong-lalo na pag ang humihingi ng tulong ay ang kanyang ina. Palagi nagdarasal si Maria para sa ating kabutihan. Kaya naman tayo ay magpasalamat sa kanya, sa kanyang walang sawang patnubay, paggabay at pagdarasal sa ating lahat. Sa mga pagkakataon na kung saan binaliwala natin ang pananalangin ng ating mahal na ina at tayo ay lumayo sa Diyos dahil sa ating mga pagkakasala, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para minsan pa tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Ang Inoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, ang Inoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa akin. Ikaw lamang ang banal,
Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng Mahal na Birhen Maria. At pakundangan sa kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama. At maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem na ito'y tumagal ng 3 buwan ang kanyang ina na si Naustan na anak ni El Natan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahon niyaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal niyaring Nabucodonosor, samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang haring Nabucodonosor nang magkagayoy, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan ng palasyo. Biniyag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsam pa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng pinagpauna ng Panginoon, ipinasara niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay lahat ang pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang mga 7,000 kawal at ang 10,000 dalubasa at mga panday na pawang matitipon at angkop maging mandirigma. Sinatanias ang ipinalit na Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Juda at pinilitan niya Sedekias ang pangalan nito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng intil ang lupang pangako ayon sa iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan ang mga katawan. Nang mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyon, mga ibon, ang kanilang laman sa mga limaw ay pinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo't binubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig sa dami ng patay, ay walang nalilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, di mapigilan niya ang pagkatawa. Lahat ng palibot ay umahalakak sa gayong nakita.
Yan yung galit sa amin, O Poon. Hanggang kailan ba kayo matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mo sa aming tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo'y kami nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino at nagtatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo sa kanyang bahay sa buhangin. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus sa mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan na hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. My dear friends, remember these three painful truths in life. First, not everybody will love you. Second, not everybody you love will help you. And third, not everybody who love you will be there with you forever. Ang sakit po, no? Ito ang tatlong katotohanan ng ating buhay, na hindi lahat ng tao mamahalin tayo. Pangalawa, na hindi lahat ng minamahal mo tutulungan ka. At pangatlo, na hindi naman lahat ng nagmamahal sa'yo ay mananatiling kasama mo.
Remember that some people are not real. There are some people who are selfish. And there are some people who only think about themselves and will not consider our feelings. Kamukha po nung isang parokyanos ko po dito na gumagawa po at nagtitinda ng tinapa. Kwento po niya sa akin nung minsan daw na siya ay nagtitinda ng tinapa, naka-bike lang po siya, napadaan po siya dito sa mga sakop namin na mga mahihirap. Naaawa po siya dito po sa mga mahihirap, dito sa mga nakatira sa squatter, binibigay na lang po niya yung tinapa sa kanila. Pero alam niyo po yung malungkot na kwento, nung minsan, napadaan siya. Yung mga ibang tinulungan niya, aba, hinold up pa siya. Yung mga iba na binigyan niya ng pagkain ng tinapa, binugbog pa siya dahil lasing sila. Di po ba nakakalungkot yun? Pero bakit po hindi siya tumitigil pa rin hanggang ngayon na tumutulong, nagbibigay, kahit na po nasaktan siya? Ang lalim po ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Palasimba po siya at pinapasa Diyos po niya ang lahat. Opo, mayroong mga taong makakasakit sa atin, mayroong mga taong hindi tayo mamahalin, mayroong mga tao naiiwan tayo, pero tandaan po natin, meron pong tatlong mabuting balita. Ano po? Na kahit na gaano kahirap ang buhay, number one, mahal tayo ng Diyos. Amen? Number two, tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Number three, na ang Diyos tapat sa atin kahit na hindi tayo tapat sa Kanya. My dear friends, God in His kindness has given us a loving mother. Pagkabuti-buti ng ating Panginoon, binigay na niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Pero binigay din niya ang kanyang ina sa atin, si Maria. Handa na palaging tumulong. Handa na palaging sumaklolo. Handa na palaging maging gabay para mapalapit tayo sa kanyang anak si Jesus na magpupuno sa atin ng pagpapala. Isa po sa mga napakagandang larawan sa ating simbahan ay ang Mother Perpetual Help. Pakatignan niyo po na maigi ang ating mahal na ina, yakap-yakap ang ninyo Jesus. Pero sa susunod po, itong assignment ko sa inyo, pakatignan niyo po yung paa ni Jesus. Bakit? Dahil makikita niyo po yung isang sandalyas niya na pigtas, nasira. At ito daw po ay simbolo ng paparating na paghihirap at pagdurusa ng ating Panginoon. Ang kwento po, ang ninyo Jesus, nakita po niya sa isang vision yung magiging kinabukasan niya at natakot daw po tumakbo sa kanyang ina. Kaya nga po, yakap-yakap ni Maria ang kanyang anak. Mary is consoling his son. At ganyan din po ang papel ng ating mahal na ina sa atin. Meron tayong isang mabait at banal na nanay na kahanda na yumakap sa atin, na umakay sa atin, na kahanda na paramdam ang kapayapaan sa atin. Makakaasa tayo na kung tayo ay lalapit sa Kanya, tutulungan at tutulungan niya tayo. Napakaganda nga po nung sabi ni Saint Maria Escriba, sabi niya, that we should love Our Lady because she will obtain abundant grace for you to conquer your daily struggles. Kung gusto mong malampasan ang iyong mga paghihirap, hindi lang yung magtiis ka. Kung gusto mong magtagumpay sa iyong mga problema, hindi lang yung kumapit ka kay Jesus. Pero matutulungan ka din sa iyong mga pagsubok kung magpapaakay ka at magpapayakap ka sa ina na palaging sumasaklolo, si Maria. Napakaganda din po ng sabi ni Don Bosco, that if we have faith in Mary, the help of all Christians, you will see what miracles are. Gusto mong makatanggap ng milagro? Lumapit ka sa ina ni Jesus. Dahil kung tatandaan niyo po, dahil sa kanya, nagkaroon ng unang milagro sa Bagong Tipan. Ano ang unang milagro na ginawa ni Jesus? Na ang tubig naging alak. Sabi ni Jesus, hindi pa oras, hindi pa panahon. Pero dahil humiling ang kanyang mahal na ina, si Maria, sa kanyang anak, sabi niya, anak, wala silang alak. Ginawa niya, nagkaroon ng milagro dahil humiling, nagpatulong si Maria. Magkakaroon din ng milagro sa buhay mo kung kihiling ka at magpapatulong sa kanya. Amen? Kapag nagkamali tayo o nadapa sa buhay, madalas hindi po ba nararanasan natin na imbis na tulungan ka ng ibang tao,
meron dyan, lalo ka pa nilang idadown. Pag nahihirapan ka sa buhay, meron mga ibang tao, imbis na maawa sila sa iyo, lalaitin ka pa nila. Pag ikaw ay may problema sa buhay, meron mga ibang tao, minsan, imbis na tulungan ka nila, pag-uusapan ka pa nila, chichismis ka nila. Kung nga minsan, yung mga na-aksidente sa daan, hindi po ba, pinipicturan ng iba, pinopost pa sa social media. Pero, hindi ganyan ang ugali ng Diyos. Amen? Hindi ganyan ang ating mahal na ina. Pag nahihirapan tayo, pag nagkamali tayo, ang unang-unang nasasaktan, nahihirapan at nabibigatan ang Diyos. Hindi masaya ang ating mahal na ina na tayong mga anak niya na pinaampong ni Jesus sa kanya ay nakikita niyang nagdurusa. Amen? Pag tayo ay bumagsak, pag tayo ay nadapa, pag tayo ay nagkamali, anong ginagawa ng Diyos? Gumagawa siya ng paraan para itayo tayo. Nananalangin ng ating mahal na ina para maituwid ang ating pagkakamali. May napakaganda pong kwento tungkol po sa isang pintor. Gumawa po siya ng isang artwork, isang sining. 2 years po niyang pinagpapaguran ito. At nung natapos na siya, bago po niya ibenta o bago niya idala doon sa museum, nilagay daw niya doon sa plaza. At naglagay po siya ng isang karatula. Nagtatanong sa mga tao, ano pa ang kulang, ano pa ang mali dito sa aking drawing, dito sa aking ipininta. Iniwan po niya buong gabi, kinabukasan, pagbalik niya, nabigla po siya. Ang dami pong mga ekis, ang dami pong mga comment, ang dami pong mga sinasabing mali ng mga tao. Depressed na depressed po itong pintor. Umuwi po. Nakita po siya ng kanyang nanay. Tinanong siya, "Nak, anong problema?" At kinuwento, sabi, "Nay, pinagpaguran ko itong painting na ito, ibebenta ko sana. Kaya lang tinanong ko yung mga tao, ano pa ba yung kulang, ano pa ba yung problema?" At yun po, binandalize nila. Pinag-iekis, ang dami po nilang sinabi na mali. Ang dami po nilang mga criticism. At ito pong ina, niyakap niya yung kanyang anak. Sabi niya, "Nak, balik mo yung painting mo doon. Palitan mo yung karatula. Ang isulat mo, kung ano man ang mali, subukan niyong ituwid. If you see a mistake, try to correct it. Kung ano man ang pagkakamali, ayusin niyo." At yun po yung ginawa ng anak na kinig po sa payo ng kanyang ina. Binalik sa plaza, naglagay ng karatula, hinintay, kinabukasan, bumalik. Alam niyo po kung ano nakita nitong pintor. Malinis yung kanyang painting. Wala po siyang nakitang sulat. Wala po siyang nakitang komento. Wala po siyang nakitang kritisismo. At bumalik itong anak, itong bata sa kanyang nanay. At sabi ng nanay, "Tignan mo na, kahit sino makakakita ng problema, kahit sino makakakita ng mali, kahit na ang mangmang may masasabing hindi maganda sa iba. Pero ang mabuting tao, siya'y nakakakita ng mali at gagawin niyang lahat para ayusin at ituwid ito." Yan ang mabuting balita. Meron tayong isang mabuti at banal na ina. Nakikita niya ang iyong paghihirap, alam niya ang iyong problema. Hindi lang tayo pababayaan. Kaya nga, palagi siyang nagdadasal, palagi tayong pinapanalangin sa kanyang anak sa Diyos. Hindi siya ang magtutuwid sa ating mga pagkakamali. Hindi siya ang sasagot sa ating mga problema, ang Diyos. Sa pamamagitan niya, nananalangin siya, namamagitan siya para magkaroon tayo ng mabilis na grasya, pagpapala at bendisyon. Ano ang palaging tulong ng ating mahal na ina para sa atin? Palagi tayong hinihingi ng tulong sa kanyang anak si Jesus. Kaya huwag tayong mag-alala, huwag tayong malungkot. Huwag kang magbubugnot. Oo, marami na ang mga nakasakit sa iyo. Oo, marami na nakadisappoint sa iyo. But the good news is, God will never disappoint us. Amen? And another good news is, we have a loving mother who will always help us in our life here on earth. Yan yung ating pag-asa. Kaya sana lakasan mo pa ang iyong pananampalataya. Sana lumaban ka pa. Sana magpatuloy ka pa sa buhay na ito na may lakas ng loob. Nandiyan ang Diyos, nandiyan din ang ating mahal na ina na hindi ka iiwan. Kaya naman, sa walang sawa at palaging tulong at saklolo ng ating mahal na ina,
tanawin natin ito ng utang na loob. Pasalamatan natin siya at parangalan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na ina, ang ina ng laging saklolo. Tumayo po tayo. May pananalig tayong kumapit sa Ebanghelyo na naghihikayat sa ating itatag ang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at sa mabuting halimbawa na kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakalilitong daigdig naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ang anumang kabiguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, ukitin mo ang iyong mga salita at mga utos sa aming mga puso at akayin mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lingapin mo ang mga alay at panalangin. Ngayon ang mahal na ina ng Diyos ay ginugunita upang maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito at magdulot sa amin ng tulong at kapatawaran mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumidingap sa lahat kailanman.
Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin, kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama,
makapangyarihan kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos,
nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ngayong ginugunita ang mahal na Birhen, Ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob ng pagtutubos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ano po ang ikatutuwa ng isang ina? Oo, kung bibigyan niyo siya ng pera. Oo, kung bibigyan niyo siya ng regalo. Oo, kung ipapasyal niyo siya, papakainin, paggrocery, dadala sa parlor, papagandahin. Pero alam niyo po, mababaw lang po ang tuwa ng mga nanay. Yung alam lang nila at nakikita ng kanilang anak ay mabuting tao, sapat na sa kanila. Yun lang ang inaasam nila. Hindi po ba? Wala tayong maibibigay na regalo sa ating mahal na ina. Nasa kanya na ang lahat. Siya'y inakyat na ng Diyos sa langit. Pero paano natin masusuklian ang palagi niyang pagsaklolo sa atin? Kung tayo din ay magiging daan ng pagsaklolo o pagtulong sa iba. Amen? Kaya nga po, ngayong araw na kapistahan ng ating mahal na ina, ng laging saklolo, ang ating pong assignment ay huwag niyong tatanggihan ang mga nagpapatulong sa inyo ngayong araw. Do not refuse those who are asking for help. Kung wala pong humingi ng tulong sa inyo ngayong araw, so help anybody. Be an instrument of the saving grace of God. Be a perpetual help to others today. Tandaan natin ang napakahalagang aral din ng ating Panginoon, that the more you give, the more that you receive. Amen? Gusto mong pagpalain ka, umpisan mo sa pagbibigay, sa pagbabahagi, sa pagtulong sa iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.